Manage the diet sa may mga diabetes, sa may sakit sa puso, sa may cancer. Hello guys! Welcome to my channel. And this is Queen Ina Dre. And for this video guys, gusto kong i-share sa inyo yung juice na magandang inumin para sa katawan, sa mga nagda-diet, sa may mga diabetes, sa may sakit sa puso, sa may cancer. Yun. Yun yung juice na pwedeng mong inumin and mabilis bumaba ang timbang mo. And sa mga may diabetes, napakaganda niya. And ayun, syempre kahit nasabihin mo na umiinom ka lang ng ganon, di ka kumakain, kailangan pa rin ng exercise para yung mga sweat sa katawan natin or pawis, naaalis yun. Kasi toxin din yun. Diba? Yun. So, ganon. Gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung juicer na gagamitin para sa juice na gulay. So, yun, sama-sama yun, guys. Ito kasing juice na to is slow juicer. Wow. So, dito siya nag-extract. Kapag nilagay mo siya dito, gigilingin siya dito siya mag-extract. And then, dito sa likod niya, super dry na siya. Once na nilagay mo siya dito, as in talagang pigang-piga. Kasi merong juicer, may slow juicer na, pag nilagay mo siya dito, pagdating dito sa likod, yung mga process na lang niya, which is durog na siya kasi nagigiling nga. Hindi pa siya ganun ka tuyo. Parang pwede pa siyang picture. Kaya lang kasi guys, ang hindi lang nalalaman ng iba kung ano yung mga magagandang benefits ng vegetables at ng gulay na dapat mong pagsamasamahin para mainom mo siya. Nang walang asukal, mga ganun, wala kang ihahalo any chemicals sa juice mo. Ayun, so ito guys, ito yung slow juicer. Ayan, hindi ko kasi alam kung paano ilagay sa back yung camera. So naka-front lang tayo guys. Yun. And then guys, ang gusto kong i-share sa inyo yung kung ano yung mga vegetables and fruits na yon. So ito guys, meron kasi akong nakilalang trainer and yun, tinuruan niya ako kung paano gumawa niyan, tapos kung ano yung mga benefits niya, ano yung mga fruits na kailangan, ganun. So yun guys, papakita ko sa inyo yung mga fruits and vegetables. So ayan. Ito. Pwedeng gumamit ng grapes. Ayan, kasama yan si grapes. Kaya lang, huwag naman masyado guys, maraming grapes. Dapat yung tama lang kasi masyadong maasim. Hindi siya magiging, hindi magbiblend yung asim tsaka yung tamis. And then meron tayo ditong gulay, string beans. And meron tayong basil. Meron tayong spinach. Meron dyan nabubulok na, hindi pa kasi ako nakapamili guys. Yeah, actually, nandito kasi ako sa condo ng boss ko. Sa kanya to, siya yung gumagamit ng mga yan. And meron din tayong spinach, merong orange, and apple na Smith apple. Yung green. And meron din tayong cucumbers and lemon. Ayan. Yan yung mga ginagamit ni Madam every time nagagawa kami ng juice. And then guys, yun kasi yung kagandahan sa juice, yun nga, kagaya na nabanggit ko kanina. Kapag ka umiinom ka kasi noon, syempre, nade-detoxify yung katawan mo, yung mamagini sa katawan mo, syempre, lagi ka sa labas. So, bukod sa nakakapayat siya, nakakaganda siya ng dali ng dugo, tapos kung high blood ka, syempre, nakakatulong siya. And then, sa mga may diabetes, kapag matataas ang sugar, yun kasi guys, wala kang lalagay na sugar, kahit stevia or whatever sugar na ilalagay mo, hindi ka maglalagay ng sugar. Automatic yun, once na nag-extract siya dito, yun na yung iinomin mo. Medyo masagwa yung lasa guys, kasi lalo na kapag ka-beginner ka palang na umiinom. Pero, pagka nasanay ka naman, nasasarapan ka na kasi si Madam okay naman siya every morning, nilalabas niya sa ref yung juice niya. Yun guys, gusto ko pakita sa inyo yung nagawa ng juice. Kasi hindi kami gumawa ngayon eh, dahil meron pa siya. Check ko kung meron pa nga. Alam ko naubos na niya eh. Yan, alam ko meron. Alam ko kasi ubos na niya. So ito na yung, ano natin? Wow! Yung ginawa. Yan. Pili green siya kasi more on greeny si ma'am.
before kasi naglalagay sila ng beetroot. Beetroot, yung ibang term nun, sugar beets, parang ganun. Parang siyang kamote, guys, na kulay red. Kaya yung juice niya, minsan kulay red. Ngayon, naging kulay green kasi mas gusto doon yung mag-greeny. So, yun. Hindi ko natikman yung mag-greeny na yan. Pero yung Remy Red, yung may kasamang beetroots, natikman ko siya. Masarap naman siya. Maasim-asim na nagahalo yung tamis. May twist. So, yun, guys. Ito naman yung, di ba nag-extract siya dito? Tapos lahat ng nagigiling dito, pupunta siya dito. So, yung mga vegetables and fruits na nalagay dito, hindi mo yun itatapon. Pwede mo siyang gawing pagkain ulit. I-recycle mo siya, guys. Para mapapakinabangan mo. So, walang tapon. And kasi, kapag kasi gumawa tayo ng juice, di ba yung apple or yung halimbawa yung cucumber, hindi na kasi binabalatan yun na. Hindi na namin binabalatan ni madam yun. Ginagawa namin, hugasang mabuti, ihiwain lang ng medyo huwag naman sobrang liit, huwag din sobrang laki yung tama lang, ilalagay na namin siya dito. So, kailangan guys, hugasan mo mabuti kasi pwede mo pang gamitin yung mga napiga. And kasi syempre, kailangan hugasan mabuti kasi gigilingin siya dito, so mapupunta rin dito yung juice. So, kailangan mabuti ang hugas mo, malinis. Bago mo siya ilagay dito. So, yun guys. Pagkakuha mo dito nung na-giling na, pwede mo siyang gawing patty, pwede mo siyang gawing meatballs, parang meatballs, vegetable balls, gano'n. Tapos gano'n guys, no? And then, pwede mo siyang lagyan na betchin or ng magic sarap para magkalasa ng asin. Tapos lagyan mo siya ng sibuyas, bawang. Igisa mo siya, pwede siyang i-fry. Masarap siya, guys. Nagturo rin sa akin yan yung trainer ni ma'am. So, yun, guys. Sana meron akong naibigay sa inyo na tips para umayat and sa mga gustong maging maganda yung dalay ng dugo. And, yun nga, next video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa na. Kasi ngayon, wala si madam. So, tsaka may juice pa siya, isang pichel pa. So, hindi niya pa kailangan. So, yun, guys. Please always watch my videos and please like, share, and subscribe. Please click the notification bell sa side para lagi kayo na-notify sa mga videos ko. And guys, see you on my next video. Bye-bye!